Mga pampagana sa romansa. Mga dapat gawin at kainin para ganahan at hindi mawala ng gana. Ang pagtamasa sa romansa ay makakamit sa tamang paggamit ng ating limang pandama o senses. Ang pandinig, paningin, pakiramdam, pangamoy at panlasa. Sa paggamit at paghalo nitong mga sangkap, maramdaman ang ligaya sa romansa ng magkasintahan, mag-asawa o mga bagong kasal. Tatalakayin natin sa videong ito ang mga pagkain at dapat gawin upang hindi mawala ng gana sa kapareha. Ayon sa siyensya, may mga kemikal sa ating katawan na maaaring gisingin ang emosyon at pagnanasa sa romansa. Halimbawa, ang mga aphrodisiacs ay mga pagkain o inumin na sinasabing nakakadagdag raw sa pagnanasa na romansa. Ngunit hindi ito gawa ng mahika o kung anumang uri ng salamangka, kundi base ito sa siyensya. Ayon sa siyensya, may mga bagay tayong nakakain o nalalanghap na maaaring makasanhi ng pagbabago ng kemikal sa loob ng ating katawan na nagre-resulta sa kaganahan makipagromansa. Narito ang ilang mga pagkain na nakakatulong para ganahan sa romansa. Ginseng at ginkgo. May pagsasaliksik na nagsasabi na ang ginseng at ginkgo ay maaaring makakadagdag ng daloy ng dugo sa maselang parte ng katawan. Dahilan kung bakit mabilis uminit ang katawan at yayain ang kapareha sa kama. Strawberry. Ayon sa pagsusuri, ang pagkain ng strawberry ay nakakahikayat na maglabas ng endorphins sa ating utak na nakakabawas ng stress at serotonin na nakakapagpasaya ng emosyon. Ngunit mag-ingat at huwag umasa dahil kaunti lamang ang epekto nitong aphrodisiac sa tao kung mayroon man. Asparagus. Ayon sa mga eksperto, ang asparagus ay mayaman sa vitamin C kung saan tumutulong sa ating balat upang mamasa-masa. Ito rin ay nakakatulong upang maging malusog ang ating utak. Nakakatulong ang asparagus upang pataasin ang hormones gaya ng testosterone para sa lalaki at estrogen naman para sa babae. Dahil dito, tumutulong ito upang ganahan sa romansa at pampadulas. Broccoli. Ito ay mayaman sa vitamin C na nakakatulong sa sirkulasyon ng dugo at pinapaigting ang pagnanasa na nararamdaman lalo na sa mga babae. Spinach. Ito ay mayaman sa magnesium kung saan nakakabawas ng pamamaga ng mga ugat at nakakatulong upang bumilis ang daloy ng dugo papunta sa maselang parte ng katawan at dahil dito, makakaramdam ng pagnanasa. Tsokolate. Ayon sa pag-aaral ng mga dalubhasa, ginigising ng tsokolate ang ilang kemikal sa ating utak na maaaring makaudyok ng pagkalibog. Nakakapagbigay ang pagkain ng tsokolate ng kasiyahan at pagnanasa sa tao. Kaya kung gusto mong nasa kondisyon ang iyong partner, maaaring painumin mo ito ng hot chocolate o pakainin ng tsokolate. Pakwan. Ayon sa siyensya, ang pagkain ng pakwan ay nakakatulong upang tigasan ang lalaki. Ito ay dahil sa phytonutrients na matatagpuan sa pakwan. Kape. Ang caffeine na nasa kape ay nakakadagdag ng pagbilis ng tibok ng puso at daloy ng dugo. Dahil dito, nakakatulong raw ito para ganahan sa romansa ang babae. Nakakatulong din ang pabango at matapang na amoy nito upang gisingin ang init ng damdamin. Red wine. Ang pag-inom ng red wine ay nakakatulong upang ma-relax ang katawan at masarap sa pakiramdam. Ito din ay tumutulong na pagandahin ang sirkulasyon ng dugo at mabilis uminit ang katawan na siyang pumupukaw sa iyong pagnanasa. Paano umpisahan ang romansa? Bago simulan gawin, tanungin mo muna ang sarili kung gusto mo ba talaga o pinagbibigyan mo lang ang iyong partner. Mahalaga din sa mag-partner na hindi pagod upang pareho ninyong makamit ang kasiyahan na inaasam-asam. Iwasan ang sobrang stress o huwag mag-isip ng mga problema upang mabilis ganahan sa kama. Kung sa tingin mo ay handa ka na, narito ang mga dapat gawin bago gumawa ng milagro. Paghahanda ng kwarto. Ayon sa sinaunang libro ng mga Hindus na Kama Sutra, importante ang paghahanda ng nakakahalimuyak at nakakagana na kapaligiran ng pagsiping.
Sa kwarto o pugad kung saan magaganap ang pag-iisa, maigi ay may mga bulaklak at mababango ang amoy ng scents o perfumes. Siguraduhing malinis ang katawan. Dapat maligo rin ang lalaki at babae upang malinis tingnan at mabango. At pagkatapos ay magbihis ng malinis na damit. Para sa mga babae, maganda kung magbihis ng sexing damit. Mahalaga ding maglagay ng pabango upang mabilis uminit ang partner. Kailangang dahan-dahan na yakapin ng lalaki ang babae gamit ang kanyang kanang braso. Kwentuhan o kantahan. Mahalagang magkwentuhan muna tungkol sa iba't ibang paksa. Kahit na ano, maging tungkol sa balita man o sa chismis, o kahit mga personal na kagustuhan o mga sikreto. Pagkatapos, pwede rin magkantahan muna ang magkasintahan. Pwedeng gamit ang karaoke o sabayan ang radyo, MTV o Spotify, o pinakamaigi ay gamit ang gitara o ibang musical instrument. Lambingan sa isa't isa. Makakatulong na mapalagay ng loob ang isa't isa kapag sila ay uminom ng konting alak, kahit light alcoholic drink lang tulad ng wine o beer, bago magsiping, at pampagana na rin ito. Masarap din kapag hinihikayat o inaalok nila ang isa't isa na uminom upang may konting lambingan sa isa't isa. Habang umiinom, maganda din ay nagbibiroan at nagkukwento ng nakakatawang istorya o jokes ang magpartner. Kapag nagkainitan na ang dalawa, lalo na ang babae, na parang plancha bago uminit at makaramdam ng pag-ibig at pagnanais, maaari nang umpisahan ang pagsisiping. Nakakatulong din purihin ninyo pareho ang isa't isa. Iparamdam ninyo sa inyong partner kung gaano kakasaya kapag kasama siya. Pagkatapos mapatid ang uhaw, hindi porket nakuha mo na ang iyong nais ay wala ka nang pakialam sa iyong kapareha. Ipakita mo pa rin sa kanya na mahal mo siya at sweet ka sa kanya. Pagkatapos mapatid ang uhaw ng pagnanasa, dapat manatiling nakayakap ang lalaki sa babae ng ilang minuto bago sila maghiwalay at pumunta sa banyo para maglinis. Ito ay upang maramdaman ng babae ang pagmamahal ng lalaki kahit nakaraos na. Pagkatapos magpunas o maligo, aalukin ng lalaki ang babae ng tubig. Maaaring nakahubad pa rin parehas at magkayakap habang umangat-ngat ng mga prutas o matatamis na pagkain. Kahit tapos na ang pagtatalik, dapat patuloy pa rin ang pagsasalita ng magaganda o pagpupuri ng lalaki sa babae. Importanteng sabihin nyo pa din sa isa't isa kung gaano nyo kamahal ang bawat isa. Dahil dito, hindi nyo mararamdaman ang panlalamig ng isa't isa. Kapag magkasama pa ng matagal ang magpartner o matutulog na sila, papahira ng lalaki ang babae ng perfume ointment sa kanyang braso at ibang parte ng katawan para pamparelax. Pagkatapos nito, gagawin din ito ng babae sa lalaki upang makatulog at makakatulong makapagpahinga ng maayos. Maraming salamat sa pag-like ng video, sa pag-subscribe, at sa pag-click ng notification button.